Hi guys, welcome back to my channel, Garis Pintilyaman TV. Today's video guys, I am here again at the Lake Lutayan, Sultan Kudarat. Actually guys, this is my second time visiting this Lake Lutayan. Yung first time ko is para naglagaw-lagaw lang. And then ngayon guys, nag-vlog ako dito. I-vlog ko na talaga. So yung mga kasamaan ko is nandoon. Ayun sila. Ayan. So it's already 2 o'clock. So mainit talagang panahon. Ayan. So nice dito guys, kasi mahangin. Presko ang hangin yan. Ayan. So yun, yung current ng tubig is medyo mahina. So one of my friend asked me kung pupunta ba kami doon sa gitna ng lake, but we decided na hindi na kasi parang natatakot. Kaya even ako guys, takot din talaga ako pupunta doon sa gitna ng lake. So anyway, marami namang pumupunta doon kasi lang natatakot. So meron silang barko na sira, ayun doon mag-park. So yung kanilang fishing center is nandun rin, makikita natin mamaya. So we try to ikuti natin itong lake. Ayan, ikuti natin. So malapad siya. So I don't know kung anong building ito. Basta malapad siya. Siguro before, you know, ano ito, parang office nila. Ayan. Okay guys, I'll take you around para makita nyo yung kabuuan ng lake. So iikutin ko kayo dito. Ayan. Tara guys, ikot tayo. Ayan, iikutin natin yung lake. Ayan, so yung mga water lily o water niacin. Ayan, may mga bulaklak na, as you will see. And this is the parang convention center nila. Ayan, naka-aircon pa. Pero guys, moving ito kasi barko ito siya, ayan. So made of steel, may second floor siya, ayan. So ayan. So kung lapad lang, malapad talaga siya. Ayan. So may mga pambot doon sa unahan. So I don't know kung ilang hectares itong Lake Lutayan. Sobrang init talaga guys, balik ako. Hindi makaya. So yung green building na makikita nyo, that would be there, yung kanilang fishing center nila dyan. Tapos yung the other one is parang office nila. So kung merong mga meeting sila, mga mandato, so dito nila hihit. Yun ay yun sa makaya yung init. So malapad talaga ang lake. Kaso lang may kalumaan na rin itong building na ito. Parang floating building siya at the center of this lake. So, but surrounded siya ng ano, kasada pa rin siya. So on the other side, we try to visit. Tingnan natin, sa mainit talaga guys, sobrang init. Ayan yung mga kasamahan ko, they're taking pictures. Si Leia and yan, nag-hi si Leia. Ayan. Hi. Nakikisali.
we try to look at the side. So as you will see, guys, there's a lot of mga pamboat dito sa unahan. It's because most of the people living in this lake ay fishing yung kanilang source of income. Ayan. So yung makita mo yun doon banda sa unahan, that would be the center of Lake Lutayan and headed by Mangudadato. Sila Pax Mangudadato and Princess Rihan Mangudadato sa Kuluran. Ayan. So I'll be back in this cottage because it's too hot. So hindi makayang init because it's already 2:15 in the afternoon. So as you will see, guys, may kalumaan na talaga kasi some of the railings or mga bakal dito isira na yan. So I don't know kung kailan ito gibuild ang building na ito. So made of metals. So yung ground, yung flooring natin is semento. Ayan. Ayan. So parang hindi na siya na asikaso kay most of the ceiling dito is mahuhulog na. Ayan. And then marumi yung part nito. Sayang yung building. Ayan. So wala nang maintenance kumbaga. Ngayari ka talang to. Ayan. Hi. Ang mga lagawan, amo ni mga lagawan. Amo ni mga barkada kong mga lagawan. Ayan, guys, may nagsidatingan na po yung mga bumibisita dito sa lake. Ayan. Meron pa doon, kararating lang nila. Ayan. Ayan sila. Ayan, kararating lang nila. So, gusto nila mag-ikot, but ang sobrang init siguro, kaya nag-stay muna sila doon sa may puno. Ayan. Ayan. And then, wala pa tayo masyadong nakikita na namimingwit. Kasi sa sobrang init pa, so mamaya mga 4 o'clock. Ang dami ng tao dito mamingwit ng tilapia, walang pang klaseng isda. So especially yung mga tarok. Ayan, dito mo makikita. So medyo mura lang dito, guys. Kasi pag dito taga sa lake, mamura pa talaga. Ayan. Yung part na yan, parang hindi ko ba alam kung Colombia na yan o part pa yan ng Sultan Kudarat na bundok. Ayan. Ayan, doon na side ata parang buluan. Yung bundok na makikita nyo dyan, parang buluan yun dyan. Paikot lang kasi ito, guys. Ayan. Ayan, meron na rin kotse doon na binibisita rin. So nakatakdong yung iba, oh. Kasi sobrang init. So that is why I decided to stay here at this building kasi medyo press and at the same time hindi masyadong mainit. So mamaya siguro mga 4 o'clock mag-ikot-ikot tayo. Guys, according to my friend na si Brian, itong building na to, dati pala itong Lake Palace. So siguro it built mga 70s siguro yun, mga ganun. Matagal na talaga, kaya pala may kalumaan na siya.
So hindi pa ganito yung itsura ng lake dati. Medyo maliit pa lang. So ngayon nagkakaroon sila ng mga reef trapping sa paikot itong Lake Palace para ma prevent nila yung siguro yung ano yung pag yung flowing ng ano ng tubig mapasok dito sa Lake Palace para ma-control kumbaga. Ayan. So may mga iska na rin dito kahit saan. Ayan. So Lake Palace pala itong tawag. Ayan. Ang kaibigan ko ayan. So this time guys, we decided na ikutin namin itong lake. Ito ang nakapalibot sa Lake Palace. Probably yung makikita mo ng mga isda na makatch nila dito is yung mga tilapia, mga bagong lipunan or mga tarok. Ayan. Tapos hindi ko kilala yung ibang mga isda na makikita. Ayan, so inikot natin. So, nakita ko rin yung parang ayan, sira na. Hindi na siya functional. Sayang talaga guys. Ayan. So napuno na siya ng water niacin or water lily. Ayan. So malapad pala talaga itong lake. And as what I've observed, malamig na yung ano na hangin na dumadampi sa mga balat namin. Ayan. Even though mga 2:30 in the afternoon na malamig na siya. Kala ko mainit na masyado. Daming water na yasin. So, ang dami rin mga isda. Ayan. Ayan, may mga solar din dito na makikita din mo. So, ito parang generator. Para bagong building nila dito na i-build nila. So,
sa sani na itong lake Lutayan. Then we're going to Marvel. Near the lake, yan, parang floating siya. Floating houses siya. Made of bamboo. Yan. So, papunta na po kami sa sentro ng Lutayan.